Kamusta mga Lodi, at ngayon nga dahil hindi pa naman tapos si Boy Anime, sa mga project video natin. Kaya kaunting usapan muna tayo ngayong araw. At tatalakayin nga natin ang isa pang halimaw sa mga gatekeeper. At siya nga ang pinakamabilis sa lahat ng mga bantay, at yan nga ay walang iba kundi si Phoenix. Si Phoenix mga idol, ang isa sa mga mapopormang halimaw na bantay ng gate. At talagang iba rin ang karisma at datingan ng karakter na yan. Dahil sobrang astig nga ng kanyang postura. At ngayon nga ay umpisahan na natin siyang reviewin at kilalanin. Si Phoenix ay isang halimaw na uri ng isang ibon, at kung pagmamasdan nga siya, ay mapapansin agad ang kanyang mga pakpak, at ang korteng Phoenix sa kanyang ulohan. At syempre, ang mga balahibo ng ibon, na hindi maitatanggi, na siya ay nahahanay sa ganyang uri pang himpapawid. At si Phoenix nga mga Lodi, ang laging nagsasabi na hindi pa daw ginagamit ni Boron ang kanyang tunay na lakas. At kung bakit niya laging sinasabi yan, ang dahilan lang naman. Dahil alam niya ang tunay na lakas ni Boron, dahil minsan nakalaban ito ang kanyang matalik na kaibigan sa nakaraan. At ang kaibigan nga niya na yun, namatay sa lakas ni Boron. Pero bago yun mamatay, nagamit ni Boron ang 100% ng kanyang lakas. At nasaksihan nga lahat ni Phoenix ang buong pangyayari, sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. At doon na nga nag-umpisa na maging bantay si Boron. Dahil ang kaibigan ni Phoenix na namatay, ay isa ring gatekeeper katulad niya. Kumbaga si Boron ang pumalit sa kanyang pwesto. At simula nga noon, si Boron na ang naging bagong partner ni Phoenix. At ang ugali nga ni Phoenix, ay isa siyang arrogant o mayabang na nilalang. At kaya nga sila nagkasundo ni Boron dahil kapwa silang hambog at mayabang. Pero syempre kahit mayabang sila, meron naman silang ipagmamalaki. Dahil parehas malakas ang kanilang kapangyarihan. At kung si Boron nga ang may pinakamalakas na katawan sa kanila, si Phoenix naman ang pinakamabilis kumilos sa lahat. At kung pupunta na nga tayo sa kanyang kakayahan, si Phoenix naglalabas na matatalas na balahibo, na pinapatama niya sa kanyang mga kalaban. At syempre ang kanyang pakpak ginagamit niya rin sa pakikipaglaban. At naglalabas nga yan ng malalakas na hangin at matutulis na bagay. At ginagamit din ni Phoenix ang kanyang pakpak pang depensa. At meron din siyang matatalas na kuko, na ginagamit niya madalas na pangpaslang sa kanyang mga bikma. At kung pupunta naman tayo sa kanyang espesyal na abilidad, ang isa sa pinagmamalaki niya, yung tinatawag na flying dive. Dahil sa kakayahan na yan, kaya niyang patayin ang kanyang kalaban sa isang bagsakan lang. At ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan naman, tinatawag na air beam. At yan nga ay parang isang laser beam, ngunit ito ay gawa sa purong hangin, at sa lakas nga niyan, kahit gaano katibay na bagay kaya niyang butasin. At ang mahirap pa dito kay Phoenix mga idol, once na lumipad na siya sa himpapawid, talaga naman sobrang hirap niya ng kalabanin. Dahil habang nasa itaas nga siya, doon na siya sumasamantala para banatan ang kanyang mga kalaban. At ante-ante na lang mga idol, sa part 6, sa paglalayag ni Don papuntang Dark Continent. Dahil makakapasok na nga kaya siya sa loob, dahil napabagsak niya naman na si Boron. Paano kung meron pa sa mga halimaw, ang gustong subukan siya? Ano nga kaya ang gagawin ni Don Freaks, itutuloy niya ba ang paglalayag, kung ang mga halimaw ay sobrang lalakas? Panigurado naman mga idol, na itutuloy niya yan, kahit ano pa ang mangyari. Dahil si Don Freaks nga, walang pakialam yan sa kamatayan. Dahil siya nga ang ninuno ng pamilyang Freaks, na pinagmanahan ng alamat na Hunter at ng ating bidang si Gon. At sila nga ang mga tipo ng mga karakter na parang isang baliw, at handang sumugal kahit napakadelikado pa ng kanilang gagawin, o kahit maging kamatayan pa nila ang maging resulta, hindi nila iniisip yan, basta magawa lang nila ang kanilang layunin. At ganyan nga ang personality ng isang bantog na angkan. Pero napapaisip din ako mga Lodi, bakit kaya itong sila Tia Mito at yung matanda?
eh parang mahihinang nila lang, nagmula rin naman sila sa bantog na angka ng pamilyang freaks. At kung meron naman naguguluhan dyan, dahil sa Hunter x Hunter 1999, hindi naman kadugo ni Jing ang dalawa. At sabi noon na si Tia Miko kapatid ng asawa ni Jing Freaks, pero pagdating sa 2011 anime, dinago ni Togashi ang information about dyan. Dahil sila Miko biglang naging kalahi nila Jing, at sila ay ginawa na ring freaks ng may akda. At yung nanay naman ni Gon, halos naging sobrang misteryo sa kwento, at wala nang malinaw na information patungkol sa kanya. So yun lang naman mga lodi, ang isa sa mga napansin ko na pagbabago sa storya. At ano kaya ang dahilan ni Togashi mga idol, bakit niya binago ng bahagya ang patungkol dyan? At ngayon na balik na tayo dito kay Phoenix. At isa pa sa mga kailangan yung malaman sa kanya, yung angka na kanyang pinagmulan. Dahil itong si Phoenix mga lodi, hindi galing sa Dark Continent. Hindi tulad ng kanyang ibang mga kasama, dahil karamihan talaga sa kanila, galing sa madilim na kontinente. Pero itong si Phoenix nga, galing sa ibang lugar mula sa Himpapawid. Isang lugar na lahi ng mga halimaw na ibon, at karamihan sa kanila ay itsurang ibon talaga, at iilan lang ang sinilang na katulad ni Phoenix. At ayon sa kanilang lahi, si Phoenix ang nasa prophecy na mamumuno sa kanilang angkan. At dumating na ang araw, na siya na ang namuno sa Phoenix Clan. Pero merong iilan na katulad ni Phoenix ang postura, hindi gusto ang pamamalakad niya sa pamumuno. Dahil simula nang si Phoenix daw ang namuno sa kanila, marami ang namamatay sa kanilang angkan kada araw. Dahil masyadong ang malupit si Phoenix at walang puso, at pinapatay niya agad ang kanyang mga lahi, sa kaunting pagkakamali lamang. Kaya dyan nag-aklasan ang ibang Phoenix Clan, para patalsikan sa pwesto ang walang pusong diktador na si Phoenix. Pero dahil sa ginawa nga nila, marami ang namatay sa kanila. Dahil walang pakialam si Phoenix sa kanilang mga hinaing at pananawagan. At lahat ng hindi sang-ayon sa kanyang pamamalakad, tinatapos niya agad ng walang alinlangan. Kaya dyan sobrang naging kawawa ang Phoenix Drive dahil sa kanilang masamang pinuno. At halos wala na nga silang pag-asa na makamit pa ang hustisya sa kamay ni Phoenix. Dahil ang akala nila na tinakda sa propesya, hindi pala isang biyaya, kundi isang sumpa sa kanilang angkan. Pero sa panahon nga ng kasamaan ni Phoenix, merong isang nilalang ang tatapos sa kanyang kasamaan. At yan nga ang nagngangalang Idol. At sa pagdating nga niyan, nagulat ang lahat ng Phoenix Drive at napatingin silang lahat kay Idol. Dahil sa mga hindi nakakaalam, ang Eagle Clan mga idol, immortal na kaaway ng Phoenix Clan. Kaya laking gulat nila, na ang isang kaaway ang tutulong sa kanila, para makamit ang kanilang inaasam na hustisya at kapayapaan. At pagkatapos nga ng labanan ni Idol at Phoenix, dyan na nakamit ng Phoenix Clan ang tunay na kapayapaan. At simula nga noon, ang Eagle Clan at Phoenix Clan, nagsama ng mamuhay sa pamumuno ni Idol. Si Phoenix naman pinalayas na, at umalis na rin siya sa kanilang angkan. Pero kesa magbago nga siya sa pangyayari na yan, ang laman ng kanyang isipan, punong-puno ng inggit at galit ang kanyang kalooban. At sa kanyang pag-alis, sabi niya, nababalik ako dito, at mamumunong muli. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!